Happy Valentine's Day to all lovers, even to all loveless. Just love yourself. Give time, more love and attention with family too, especially at this moment. Valentine's Day, it's a celebration for everybody. Friends, relatives, family, most of all lovers. It's the most awaited moments, showing our loves. So, best of luck. Be ready for a big deal tonight. The big tournament, it's a part of being in love. Well, we must give limitations. Drink moderately. Hope you are in good condition. That is a very important in our life. It's health. We can do everything if we have this. Come and join me. God bless to all of you. Ang story ko ngayon ay tungkol sa isang matandang binata. Siya ang totoong loveless ngayon. Dahil tumanda siyang walang mistress, walang girlfriend, asawa pa kaya? Mahirap nang magkaroon ang matandang binata ng makasama sa buhay kahit jowa lang muna. Dahil sa mga madaming reasons, siya ay si Paquito, 60 years old, natubong Davao City. Sisimulan ko ang istorya sa kanyang buhay nung siya ay nagbibinata pa. Siyempre, ang mga panahon niya noon parang romantic din kasi sa gulang na 18 years old ay mayroon na yung mga crushes, di ba? Lahat tayo ay dinaanan natin yan na may magugustuhan tayo ngunit hindi tayo pansin. Parang gusto nating magpapansin ngunit no effect talaga. Babae o lalaki ay pare-pareho lang ang damdamin. Pero babae talaga pag magka-crush ay hinahanap yun. Hahanap yun ng paraan, makita lang niya ang kanyang crush ay sapat na. At ang lalaki kung magka-crush ay hinahanap din yun ng paraan upang malalapitan ang babae. Pero pag di ka-type ni babae, bastid ang abutan mo, lalaki. Ang babae hanggang crush lang yun kasi nasa culture and tradition natin ang lalaki ang manligaw. Kaya bihira lang sa Filipino na babae ang manligaw sa lalaki. At itong si Paquito, mahina ang mga kamay. Pag may magugustuhan, mauunahan ng iba. Kinikilangan din ng pabilisan dito para sa pag-ibig. Dahil iisa lang naman ang tatanggapin natin na ating mamahalin. May babae siyang nagugustuhan noon, maganda, sexy, siya si Lerma, 17 years old. Hindi si Paquito masyadong makatulog dahil lagi niyang naiisip, lagi niyang makikita ang kagandahang anyo ni Lerma. Kaya pinuntahan niya ito sa umaga. Dahil paggabi, marami nang nagsisipunta sa kanila dahil gustong aangkinin ang masarap na oo. Naglakad na si Paquito. Sa paglalakad ni Paquito, pinapractice niya ang kanyang sasabihin at ito ang kanyang practice. Hi Lerma, good morning. Can I help you to sprinkle the flowers? Can I visit you? I want you to know that I'm in love with you. First time I saw you, na love at first sight ako sa iyo. Yan ang practice niya at kanya itong isinulat kaya minimemorize niya ito habang naglalakad at mahina kasi ang memory kaya dinadala niya ang papel. Dumating na siya sa bakuran ni Lerma, ngunit hindi nagdidilig ng bulaklak si Lerma. Siya ay nagsasaing. So, papano na ang pinapraktis niya Paquito? Sabi ni Paquito, bahala na, lalapitan ko si Lerma ko. At ito, handa na siya sa pagbabasa. Hi sweetie, good morning. Can I help you to sprinkle your flowers? Malas na galit si Lerma. Ano? What you saying? Sprinkles? Ano ba yung mga mata mo? Plastic? Binabasa mo pa, nagkakamali pa. Nagpakilala lang yon na kinakopya mo lang yan sa iba at sa akin mo din ipinapasa. Nge, tangi. Napahiya si Paquito dahil hindi nagdidilig ng halaman si Lerma kundi nagsasaing. Kaya ito ang sagot ni Paquito. I'm so sorry sweetie, ito kasi sinusulat ko kasi umaga ngayon. Kadalasan nagdidilig ng halaman ang babae sa umaga, diba? Tingnan mo naman kung ano ang ginawa ng tao
pantay ba sa binabasa mo? Kasi ang totoo dyan, hindi mo naiintindihan ang iyong binasa. Bakit mo binabasa pa yan? Kailangan pa bang i-memorize din yan? Okay, I want to talk to you ng diretsahan or directly straight from the heart. Direct to the point. I like you, Lerma. At ang sagot ni Lerma, I cannot tolerate you as of now. Just wait until the like will be turned to love, okay? You get it? Goes like, it's not a similar of love. So, you can go now. It's okay. I will be back here if my black hair turned to white. Oh my God, get out. I don't need a person like you. Always using copy-paste. Yeah. At ito ang nasa isip ni Lerma. Tanga na pagkatao to, binabwisit mo lang ang umaga ko pakito, pangalan pa lang pangit na, wawa naman ang beauty ko, inaagang binisita ng isang tanga. I'm sure for you pakito na maging tumanda kang binata if you'll not change your lifestyle, and I will mark my words. Habang naglalakad na papawi si Pakito, may nakikita siyang mga sweet lovers sa tabi-tabi. Nagde-dating dahil they are celebrating a Valentine's Day. Tinitigat niya itong mabuti, kaya nagalit ang lalaki. Hoy, bakla ka ba? Anong tinitigan mo dyan? Wala kang ma-date ngayon? Kasi para kang gustong mong pumalit sa kinaroonan ko. Ha, ano? At ito ang kanyang sagot ni Pakito. Yes, zero ako ngayon. Busted ako sa niligawan ko. Ayaw ko din manligaw ng iba. Siya lang ang gusto ko. Tatanda ka dyan, pare. Oh, tingnan nyo kami. Masaya kami. Iba ang feelings pag may minamahal ka at nagmamahal din sa atin. Kaya don't waste your time. You just try for another lady. No, I don't like other lady. She's my life, my happiness, my everything. It's okay, move. You're very disturbed. It's okay, I'm so sorry, pare. Just enjoy and feel like you in heaven. Good luck. Habang siya'y papalayo na, may nakita na naman siyang nagde-date at ito ang kanyang sabi. Tama pala, Valentine's Day ngayon. Wala akong ma-date. Loveless ako. Ano ba itong pusong mayroon ako? There is so many women surround us, but only one woman I want to be with. Oh, tatanda ako ng binata dito. Hindi naman siguro ako pangit kasi sabi ng nanay ko noon, ang gwapo ng anak ko. Kaya ako ay naniniwala sa mga pinagsasabi ng inay ko. Wala kasing salamin sa amin. Si nanay ko ay itinatago ang mga salamin sa amin noon. Bakit kaya? Sabi ni Pakito. Nay, gwapo ba ako? Oh yes, anak, para kang si Dennis Trelio. May I see the mirror, nay? Huwag na anak, no need. You don't believe what I said to you? I'm telling you only the truth. Oh nay, kasi walang inang nagsasabing pangit ang kanyang anak. Hanggang napadaan siya sa isang sikat na restaurant sa kanilang bayan. Siya ay pumasok upang mag-aagahan. So, umorder muna siya ng fried rice with egg. Then, chocolate ang kanyang drinks. Habang naghihintay, nagsisiar muna siya. Nang buksan niya ang pintuan, nagulat siya sa kanyang nakita. At ito ang sabi, "It's me? Oh my God, my mother said, gwapo raw ako. Kaya pala, Pakito ang pinangalanan niya sa akin. Dahil pinantay lang niya ang pangalan ko sa mukha ko. Ikaw, Nay, ha? Na-over na ang pagkampi mo sa akin. Dapat sinabi mo ang totoo, Nay, upang di ako mapahiya. Kaya pala, busted ako kay Lerma." Bumalik na siya sa kanyang table at kumain. Pagkatapos, umuwi ng tuluyan, sabi niya, "Uwi na nga ako, nakakaingit ang siyuta ngayon. Kasi Valentine's eh. Uwi na nga ako, nagugutom yung mga alaga kong si Miao at si Ao." Lumipas ang mga araw at maraming taon, 30 years old na si Pakito at plano niyang babalikan yung babaeng si Lerma dahil ito lang raw ang nagpapatibok sa kanyang puso. Ngunit nang dumating na siya roon, tamang-tama Valentine's din ang punta niya noon at ngayon. Ngunit nang dumating siya, may karga na itong anak at losyang na ito. Kaya nawala kaagad ang kanyang gana nang makita niya ito. Kaya ang ginawa, nag-about face kaagad.
papalayo at nagsasabi, "Thanks God for my good decision. Ninaisin ko pa na tumandang binata kaysa makapangasawa ako ng maganda sa simula pagkaraan ng maraming taon. Ito'y pumangit. It never happened to me. Thank you, Lord." So, it's your choice, Pakito. Ngayon, hindi na siya gustong umibig pang muli. Pag-ibig na mali. I never in love again. Love in a wrong decision. Kasi kailangan ang dadalhin natin sa ating tahanan ay yung hindi kumukupas, still fresh in our eyes, dahil kung pumangit, masakit sa ating mga mata, masakit sa ating paningin, di ba? At saka, puro na lang kayo, pangit sa isang tahanan, buti kung may buntot na mahaba, parang monkey na sa zoo. At saka, ayokong ma-inlove dahil masakit din ang magmahal. Ayokong masasaktan pang muli. Ayokong papahirapan ang puso ko dahil lang sa babae. Ang babae ang tukso sa lalaki dahil sa kalahi tayo ni Adan at Eva. Pero ngayon na 40 plus na ako, no chances na makatagpo pa ako. Hindi nga ako nakatagpo noon, lalo na ngayon na may kulubot na at saka ang heart ko ay weak na. Hindi na ito titipog pa para sa love. Ngayon, nag-iisa lang si Pakito sa buhay sa kanyang maliit na bahay. Matanda na, nasa 60 years old na siya. At walang nagkakamaling nakikipag-partner sa kanya. Pero huwag kayong maniniwala nang dahil ito na hindi siya gwapo. Ang totoo niyan, nang tayo ay isinilang sa mundo, ay may inilaan ang Diyos sa atin. Ngunit itong si Pakito ay hindi marunong dumiskarte. Kasi kailangan pa yun hahanapin natin. Baka nasa kabilang probinsya lang yun naghihintay. Hindi mo kasi hinahanap ang kapartner mo na sana ay inihanda ng Diyos at siya din yun. Ngayon ay tumandang dalaga na naghihintay sa wala. That's life, no more chances. It's okay, this is the end of my story as a Valentine's preparations or Valentine's celebrations. Thanks for watching, there is Filipino, and please watch the next story here only in my channel. God bless to all of you. Enjoy with partners. Best of luck. Kisses and hugs magmula sa akin para sa inyo. Again, happy Valentine's Day, kabayan.